Mga kagacha, finally, nakapunta na ako sa challenger rank. Pakita ko sa inyo. Ayun, challenger rank 0. Tignan natin dito sa achievement. So, ito yung season, mga kagacha. 52 days pa pala, no? So, matagal pa tong alpha test. And ayun, na-claim ko na lahat ng reward. So, previously, nandito ako sa Tiger 4. Kagabi, Tiger 4. Tapos, nakaakit ako Dragon. And then, ito, Challenger. So, ang dami ng ano, moon shards na nakuha natin. Kaya today, magka-craft tayo ng another 20,000 worth of moon shards. So, hopefully, this time, makachamba naman tayo ng maayos-ayos na runes. Kasi, sa dami ng binearn ko, siguro sa previous video ko, 22,000 na moon shards. Tapos yung mga nauna pa parang 10,000. So ngayon 20,000. So parang overall 50,000 moon shards na yung nagamit natin. And so far, kung titignan nyo yung collection ko, yung mga runes na meron ako dito, ayan, wala. Wala pa tayo nakukuha sa beast. Sa bug, isa. Ito lang yung nag-iisang natsyambahan natin na maayos. Mystic rune. Sa bird, wala. Sa plant, wala ring runes. Sa aqua, wala rin ako kahit anong runes. Reptile, ito, rare. Yung Venom Master nakuha ko kahapon. Sa mech, wala rin sa mech. Tapos sa dawn, wala. And sa dusk, may isang rare rune. So isipin nyo mga kagacha, no, 30,000 moon shards. Ibig sabihin, 30 times na crafting na tigwa 1,000. Hindi ako nakachamba ng mga ibang okay na runes. Puro rare lang. Ito lang talaga, mystic rune. So hopefully this time. Ito pa pala yung ibang runes, mga neutral. So ito, marami naman tong mga neutral. So, okay-okay itong neutral, medyo madaling makuha. Yan, masusuot ng kahit sinong axe. So, pag sinabi ng neutral runes, kahit anong class, pwede nilang gamitin yan. Pero pag ito, class specific lang. Sa charms, medyo okay din mga kagacha. Maraming nakukuhang charms, ayan. So, meron sa beast, may isa sa bug. Sa bird, may isa. Sa plant natin, ayun o, no, may tatlo. Tapos sa aqua, may dalawa. Sa reptile, isa. So, 30,000 moon shards to, mga kagacha. Para makita nyo lang yung mga chances kung gaano karami mga nakukuha. So, wala sa doon. Wala rin sa dust. So, maraming neutral. Ayan. Ilang copies din yan. Maraming copy din yan. Pero wala yung... Ito, may isang akong stamp na nakuha. Earth stamp. Pero meron pa dito moon stamp, sun stamp. Yan. So, ngayon, mag-craft muna tayo, mga kagacha. Ito. So, ito yung kinakraft dapat para may chance na makakuha ka ng rare, epic, or mystic. So, 1,000 each yan. Kapag ito kasing isa, 100 lang yung magagastos, pero random common rune or charm. So, puro common lang yung chances. So, mas okay na mag-take chance dito na rare, epic, and mystic. 1,000 nga lang. So, ibig sabihin sa 20,000 natin, 20 craft lang yung magagawa natin or 20 runes and charms. Ito mga potion, di ko alam kung good choice na mag-craft ng ganito kasi ito nag-craft ako, isang gamitan lang pala. Akala ko pwede mong gamitin ng ilang beses basta ginawa mo na. So, tataas yung chance na maka-obtain ng rune pero chance pa din mga kagacha. So, para sa akin, hindi worth it na gumastos pa ng ganyang kalaking runes or moon shards para lang tumaas yung chances. So, gagawin ko na lang, i-take chance ko na lang din. Max ko na to, 20,000 craft na natin. Hopefully, makaisang mystic pa. Go! Oops, ano to? Okay, sa bug, okay yan, kailangan ko yan. Ito, sa plant ba to o ano? Parang sa plant, no, mga kagacha? Or baka neutral, check ko mamaya. Reptile, ito, neutral, ayun! Ah, sa aqua, hearty warrior. Kala ko yung ano na, heart of the ocean, mga kagacha. Yung HP plus 75 sa lahat ng team. Grabe, susuot ko kagad yun. Pero ito okay din tong hearty warrior. Axie max HP plus 30. Attack cards deal bonus damage equal to 3% of remaining HP. Magiging HP ng aqua mo, pag sinuot to, magiging 350. 3%. Ilan ba? At 10.5. So, plus 10 damage. Okay na rin kasi nabuboost yung damage mo ng 10. Tapos 350 yung HP mo. Not bad. Ito naman, tick shield. Gain 10 bonus shield from cards. Okay. I think neutral to. Crafting experience. At ayun, puro neutral na. Ito, may earth stamp na naman. Puro ganito na lang. Earth stamp, dalawa na. Hindi ko naman ginagamit. Mini legion. Okay. Okay lang.
Para sa ano, summoning deck, yung mini legion, pure power, attack cards, gain 15% class bonus. Okay din to. And yun. So yun lang mga kagacha, kita nyo no? Medyo mahirap din chumamba. Yung nakuha lang natin na specific class runes, ito ata, Hearty Warrior. Check natin sa collection kung plant ngayon. Saan na ba yung runes? Ah, hindi. So, neutral ngayon. Ito, yung parang book. Pure skill. Healing and shield cards gain 15% class bonus. So, naiipon na yung puro neutral. Sana pwedeng i-disenchant na, no? Para maging shards. So, ah, yun. Pwede. Ah, pwede. Mga kagacha. Ayun. Siguro to try kong ayusin. Magdi-disenchant ako later. Ilan ba yung mare-return? Ay, napakaliit. 40 moon shards lang, lugi. Parang 20 kada isa, oh. Oh. Wala pang 1,000, mga kagacha. Wag na. Lugi, eh, oh. 160 lang makukuha. Ang dami mong dinis-enchant na runes. Sayang yan, mga runes yan. Kung charms, ay 5 lang isa. Siguro kapag talagang extra lang at sobrang dami na, hindi mo na kailangan. Pero sa ngayon, hindi advisable kasi yan liit ng value. Soon, mga kagacha, after ng alpha test, di ba, kita nyo naman, itong season na to, 52 days pa and 17 hours left. So, ganun pa katagal yung season na to na siguro testing phase. Pag naubos na yan at na-balance na yung mga cards or yung mga runes, kung ano yung dapat man i-adjust, soon, gagamit na tayo ng SLP sa pag-craft ng runes and charms. And syempre, magiging burning mechanism yan pag-craft ng runes, gumagamit ng SLP. And magbi-breed na rin yung mga players na talagang breeder sila para sa Axie Origin build. So, sa ngayon kasi hindi pa naman ganun ka-sure kung ano yung magandang build, ano yung mga i-a-adjust ng developer sa game na to. So, hindi advisable na mag-breed at this time. Pero once na na-finalize na, nirelease na yung game at hindi na siya testing phase, then siguro doon na mag-i-start mag-breed yung mga breeder ng magagandang build para sa Axie Origin. And, syempre, magre-result yun ng burning ng SLP. So, yun yung burning mechanism na nakikita ko sa ngayon na makakatulong magbawas ng oversupply ng SLP. Pero merong update, mga kagacha, no? Origin roadmap, kung hindi nyo pa nabasa to. Kung ano yung mangyayari sa Axie Infinity Origin, ito yung mga ideas at kung ano yung in development. So, bug fixes, syempre yan yung unahin nila, polishing and balancing tweaks. So, mangyayari yan, development in progress na. So, as of this moment, meron na akong mga nakikitang changes sa mga cards, yung damage na papalitan. Ayan, so nangyayari na siya ngayon. Mobile APK release, development in progress. So siguro after ng season, magkakaroon na sa mobile version. Or baka hindi pa tapos yung season, marilease na yung mobile. Hindi ko alam, pero in development na siya. Live viewing delay for esports in design. So parang pinag-iisipan na nila kung paano gagawing esports ulit, yung tournaments. AXS leaderboards rewards in Origin. So again, magkakaroon ulit ng AXS rewards dun sa mga top players sa leaderboards. In design na din. SLP in Origin. Ayun, so magkakaroon na ng play to earn SLP sa Origin in design. NFT charms and runes in design. So ibig sabihin na ito, yung mga charms and runes na meron tayo ngayon, mga kagacha, pwedeng mawala pa yan or ma-reset yung progress natin pag natapos na yung season ng alpha test. Pero pag na-release na yung actual Axie Infinity Origin, yung mga makakraft nating runes and charms is considered na NFT. Magsabihin sa'yo na, pwede mo nang ibenta or kung ano yung gagawin. So hopefully sa marketplace, magkaroon ng additional tab doon na pwede nang i-post yung mga charms and runes na hindi mo kailangan, pwede mo nang ibenta sa marketplace. So exciting yun pag naging NFT na yung charms and runes. Itong additional charms and runes, in-design na rin. Siyempre, mag-release sila ng mga bagong charms and runes. So, sabi nila, every season yan eh, na mag-release sila ng mga bagong set. Para nag-iiba-iba rin yung meta. Although, yung mga skill ng Axie, hindi naman masyado magpapalit-palit. Pero, siyempre, may balancing pa rin yan. Pero, yung runes, dito sila talaga magfo-focus ng pag-balance ng meta. Kasi, ito yung parang nagiging icing on the cake eh. Kahit ano yung build ng Axie, kapag hindi akma yung charms and runes na nakasuot, hindi rin complete yung build. So, parang dito yung more on balancing na gagawin nila. Axie Body Part Accessories. Ito, mga kagacha, nasa backlog na. Ibig sabihin, nakaplano pero medyo matagal pa. Yung sinasabing Axie Body Parts and Accessories, ito yung ma-upgrade natin yung mga parts nila.
Kita nyo naman yung mga aksi natin ngayon, di ba? Dito sa... Ito, oh. Body parts. Tapos may mga slot pa dito. Ayan. So, sa tingin ko, upgradable yung mga parts na yan. At alam nyo yung branching evolution. Sana ma-release din nila yun. Yung may dalawang cactus sa ulo. Yung mga branching evolution. Siguro matagal pa yun, mga kagacha. Pero sa ngayon, ayan na yan. Axie body parts and accessories. Ano kaya yung accessories na yun? Ano? Axies can wear various accessories on body parts. Okay. That are obtained in different ways. One initial method will be through releasing axies. Mga kagacha, oh, tinan nyo. Para makakuha ka ng accessories, kailangan mo mag-release ng axie. So, anong mangyayari kapag yung mga nag-invest ng maraming aksi, yung libo na yung aksi nila, no? I-release na nila yon kasi gusto nilang makafocus lang dun sa magagandang aksi nila, papalakasin, i-upgrade yung body parts. Magkakaroon din ng burning mechanism yung mga aksi, mga kagacha. Mababurn yung mga chop suey. Maraming aksi yung i-release. Kagaya na nga lang nung previous ano, releasing event, eh, nung Chinese New Year. Ang dami rin nag-release ng aksi, no? 100,000s din yung na-release. Event pa lang yun. Paano pa kung talagang mismong aksi yung gusto mong i-upgrade? So, magre-release talaga yan. At ang mangyayari sa marketplace natin, once na nirelease na itong mga aksi na ito na hindi ginagamit, lalo na yung mga chop suey, ayan, tataas yung value or yung prices ng mga aksi kasi babawasan yung supply and di naman ganun karami yung breeder. So, tataas yung value. Maraming mababurn na aksi. So, hindi lang SLP yung mababurn, pati yung aksi. So, magandang ano to, update. Kaso lang medyo matagal pa to. Hopefully, this year, mga kagacha, kung hindi man end of this year. Nandito na yan sa roadmap. Onboarding around NFT axes. So, InDesign, teach new players around how to obtain and use NFT axes. Okay, may mga ano sila. Additional tutorial siguro or guide. In-app purchases. Create system that allows players to purchase various functional and cosmetic assets in-game. Maganda rin to. Meron talaga mga player na mahilig sa cosmetic. Kung sa Mobile Legend nga, di ba, bumibili ng mga skin yung mga players. Kahit wala namang play to earn sa Mobile Legends, pero gagastosan talaga yung character. Lalo na yung favorite character mo, gagastosan mo ng skin. So, dito sa Axie, talagang gustong-gusto mo yung Axie niya. Gusto mo iba yung itsura niya, hindi siya kapareho ng ibang Aqua. Magkakaroon ng mga in-app purchases para magkaroon ng cosmetic. Releasing into app stores. Okay, so nakaplano rin yan. Ayan. Assuming we can meet all Google and Apple requirements, i-release mismo yung app neto sa app stores para i-download mo na lang doon. Hindi mo na kailangan hanapin yung link tapos kunin yung APK. So, mas madali lang siyang i-download. Although, kahit wala naman to, nalalaro na natin normally yung Axie sa mobile. Axie upgrading, ito mga kagacha, no? Releasing Axies, pag nag-release ka, will provide resource or resources that can be used to upgrade body parts. Ito pala, in backlog din, no? So, iba pa yung accessories kanina na magre-release ka para sa accessories. At iba pa yung magre-release ka para ma-upgrade itong mga body parts. Yung mga hindi nagagamit na Axie, iba-burn na yan. Adventure Mode, Chapter 2. In backlog. So, ngayon nga, chapter 1 pa lang yung adventure natin, no? Dito sa origin. Pag pinlay mo siya. By the way, ako natapos ko na mga kagacha ito hanggang dito. Although, hindi ko pa natitristar tong iba. Kaya, hindi ko pa maklaim yung last treasure chest dito. So, another moon shards to eh. Pero, sometime ito try ko ulit. So, pag natapos nyo na yan, meron kayong 5 bonus free axie. So, additional 2.5 yun sa stamina nyo. So, gagawa daw sila ng chapter 2. Kasi ito lang yung chapter ngayon na isa lang. So, additional story, additional rewards. Missions. Complete various unique achievements for rewards. Siyempre, yung mga missions, hindi na quest yung gamit nila, no? Missions na. So, may mga napapalitan silang terminology. Yung quest, naging missions. Yung energy, naging stamina. Advanced crafting. Okay, ano kaya itong advanced? Improvements to crafting recipes with new charms and runes. Okay, idea pa lang pala ito mga kagacha. So, may idea pa lang sila. Ito, pag sinabing idea, hindi natin alam kung may implement, no? Parang naiisip pa lang nila. Roguelike game mode. Ito yung gusto ko mga kagacha. May mga games talaga ako nilalaro na roguelike. Kagaya nga nung Slay the Spire, roguelike game yon. Yung pag natalo ka, balik ka sa start. So, magkakaroon ng PvE mode, parang survival mode, sabihin na natin, survival.
and see who can make it to the farthest. So kung hanggang saan yung kaya ng team mo hanggang sa madeads ka na. So unlimited yon, survival mode. Kaya sinabing roguelike, pag namatay ka, you get nothing. Kunyari, nasa stage 5 ka na, may option ka kung i-continue mo pa or uwi ka na at dalhin mo na yung mga nakuha mong rewards ng hanggang sa stage 5. So pag pinili mo yung uwi na, makukuha mo lahat ng rewards na nag-gain mo from stage 1 to stage 5. Pero pag feeling mo kaya mo pa, continue mo stage 6. Tapos, pag natalo ka sa stage 6, wala kang makukuha. So, ganun yung roguelike. May risk elements, mga kagacha. And masaya rin yun kasi syempre, parang iniisip mo baka kaya pa ng team mo, mas maganda yung reward sa stage 6, ma-unlock mo yung isang chest, or baka hindi na kaya, iuwi mo na kung ano. Parang pera o ba yung, mga kagacha, nalaban ka pa or iuwi mo na yung nakuha mong rewards. So yun yung update, mga kagacha, sa Origin Roadmap. At least na-discuss ko na to sa inyo. Marami silang plano, mga kagacha, yung development ng team. And hopefully, ma-implement nila yun as soon as possible para mas ma-improve nila yung Axie Infinity Origin. And actually, may update din, mga kagacha, sa land gameplay, no? Na-release din nila. Ito, mga kagacha, land development presentation. We know you've been patiently waiting for more updates on land. So, ito magkakaroon sila sa April 12 ng updates. I-host sa stream ni Zayori, tsaka ni Philip. Si Philip nga yung humahandle ng land gameplay. So, ito, yung link. Sa April 12, mga kagacha, 1 a.m. So, ayun, yung mga updates kung saan papunta yung kanilang development. Currently, mga kagacha, ito yung Axie Infinity natin. Merong Axie Infinity dito sa left side, which is yung V2, pwedeng laruin. Actually, napagsasabay nga yan eh. Pwede mong i-open yung V2. Ayan, oh. Pwede mong i-open yung V2 habang naglalaro ka ng V3. Ayan. So, pwedeng sabay, mga kagacha. Kung dual screen ka, kaya magkabilang screen. Kasi lang ang hirap, mga kagacha, no? Multitasking na masyado. Pareho ng energy pa, ang daming uubusin. Tapos, kita niyo yung isa. Ito, Project Land. Yung Project L, coming soon. Pag nag-merge na yung V2 sa V3, magiging dalawa ulit yan. Land gameplay at saka origin gameplay. So, ilang mga kagacha yung update ko sa Axie Infinity Origin sa ngayon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe for more Axie Infinity Origin videos and other NFT games. Enjoy your games and see you sa next video.